I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. At sa punto pong ito, aalamin natin kung lalakas pa ang malakas na bagyong Waning. Waning, dahil pumasok na po yan sa tinatawag ng Philippine Area of Responsibility, makabilita tayo mula sa ating resident meteorologist. Ang ating ekspertong totoo, ayan na po si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani. Yes, Mike, huling namataan ng pag-asa ang mata ng bagyong si Waning sa layong 1,150 kilometers dyan sa may east of Itbayat, Batanes. At lalo pang lumakas ang tagalay nitong hangin, aabot na ngayon sa 175 kilometers per hour near the center at bugsong aabot naman sa 210 kilometers per hour. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 20 kilometers per hour. At dahil sa bagyo, itinaas na ng pag-asa ang storm signal number 1 dyan sa Batanes Group of Islands. At ito ay makakaranas na ng mga pag-ulan at bugso ng hangin sa susunod na 36 na oras. At sa storm track ng Weather Central, hindi pa rin ito tatama sa kalupaan pero malaki ang posibilidad na lalo pa itong lumakas at maging isang super typhoon bukas, Mike. Mangtani, malakas yung bagyo, ha? Wag naman, sana nga magtuloy na ganyan, malayo dun sa norte. Pero para lang magkaroon pa na tayo mas maliwanag na ideya sa lakas ng bagyong nahuwaling na yan, kung sakaling tumama yan sa kalupaan, wag naman sana, at sa sinasabi nyo ay malamang hindi, anong pinsala idudulot niyan, Mangtani? Mike, sa mga ganito kalakas na bagyo na mahigit 175 kilometers per hour yung hangin, ito yung pwedeng itaas yung signal number 4. Kung dadaan talaga ito sa kalupaan. At dahil nga hindi, so hindi tinataas yung signal number 4 kundi signal number 1. At pag signal number 4, alam na po natin na kapag ganyang kalakas yung hangin, kayang gumiba ng mga matitibay na bahay, kayang bumunot ng mga malalaking puno at magbuwal ng mga poste. At kung matatanda ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila, yung pong bagyong Undoy, yan po ay tropical storm at nagdala ng mga matitinding mga pag-ulan. Kaya kung ito ay tatama sa atin, signal number 4 po ang pwedeng itaas ng pag-asa sa mga lugar na dadaanan yan. At bukas, Mike, may kakayahan na ang bagyong Waning na pagtingin ang hanging habagat na magdadala naman ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa Luzon at Visayas. At sa forecast ng pag-asa, asahang uulan bukas sa malaking bahagi ng Luzon. Dapat ding maging I am ready ang mga taga Cagayan Valley, Bicol Region at dyan sa probinsya ng Aurora at Quezon. Maulap na kalangitan at malakas sa pag-ulan ang aasahan dyan. At gaya ng mga pag-ulan, no, thunderstorm na naramdaman kanina dyan sa Legazpi Albay, na malakas din ang ihip ng hangin na sinamahan pa ng pagkulog at pagkidlat. Tumagal po ng 3 oras ang malakas sa pag-ulan na ito. Samantala, magiging bahagyang maulap na may pag-ulan naman dito sa Metro Manila at mataas pa rin ang tsansa ng umulan, lalong-lalo na pagdating ng gabi. Mas magiging maulap ang kanlurang bahagi ng Visayas bukas at makakaranas din ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan ang malaking bahagi nito. Mahina hanggang katamtamang pag-ulan din ang dapat asahan sa malaking bahagi ng Mindanao bukas. At muli namang itinaas ang pag-asa ang gale warning dyan po sa eastern seaboards ng Northern at Central Luzon. Inaasahan kasi nga abot sa 2 hanggang 4 na metro ang taas ng alon sa bahaging ito ng karagatan. Mike? Maraming salamat, Mangtani.